Naranasan mo na bang makarinig ng kalansing na mga kadena? Alam nyo ba na may malalim pala itong kahulugan? At ano nga kaya ang hiwagang nag-aantay sa dulo ng tanikalang ito? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay alamin natin ang misteryong bumabalot sa mga tanikala o kadenang madalas maririnig sa gitna ng gabi. Kaya kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ano nga ba ang kadena? Ang kadena ay ang pinagdugtong-dugtong na tanikalang metal na kung tawagin ay links upang makabuo ng isang mahabang tali. Ang kadena ay kadalasang ginagamit sa pagbubuhat ng mabigat na mga bagay, pamamaraang ginagamit sa paggawa ng mga alahas at ginagamit rin upang mapagana ang mga makina, bisikleta o kaya naman ay ginagawang kandado ng mga bagay-bagay. Ang kadena ay unang ginamit noong mga 225 BC na ang nakalilipas. Kaya naman, ang mga sinaunang tao ay sanay gumamit ng kadena bilang tali o pangsara ng mga bagay o kagamitan. Alam nyo ba na noong unang panahon, ang mga kayamanan na itinatago ay kadalasang binabalot ng tanikalang ito bago ibaon sa lupa o ilagay sa yungib. Narito ang isang nakagigimbal na karanasan ng isa nating masugid na manunood. Ano nga kaya ang inaasahan mong marinig sa gabi maliban sa huni ng mga kulisap kung sakaling ikaw ay naninirahan sa probinsya? Itago na lamang natin siya sa pangalang Romel. Mayroong asawa at isang anak na masayang naninirahan sa liblib na probinsya. Ayon sa kanya, madalas siyang makarinig ng mga kalansing ng hinihilang kadena paikot ng kanilang bahay tuwing sasapit ang hating gabi. Noong una ay binabaliwala lamang niya ito, subalit ng kalaunan ay napagdesisyonan niyang sundan ang kalansing ng kadenang ito at ang tunog nito ay nawawala sa gawing tubigan o palayan na nasa kanilang likod bahay. Isang normal na araw ng Sabado, habang siya ay abala sa pag-aararo sa tubigan, ay nakasagi siya ng isang kadena at nang kanya itong hilahin at sundan ang kinaroroonan ng dulo nito, tumambad sa kanya ang isang tapayan o banga ng mga ginto. Subalit ng akma niya itong hahawakan, ay may isang tinig ang kanyang narinig at ang sabi, "Mapapasa kamay mo lamang ang kayamanang iyan sa isang kondisyon kapalit ng iyong nag-iisang anak." Kaya dali-dali siyang umuwi at ibinalita ito sa kanyang asawa. Subalit nagalit ang kanyang may bahay sapagkat ayon sa kanya, "Aanhin natin ang mga gintong iyon kung ang mawawala sa atin ay ang pinakamamahal nating anak." Kaya simula nga noon ay madalas man nilang marinig ang mga kalansing ng kadena. Ito ay pawang musika na lamang sa kanilang mga tenga at hindi sila nagkaroon ng anumang interes pa. Kung sakaling sa iyo mangyari ang ganito, ano ang iyong gagawin? Pipiliin mo ba ang yaman, kapalit ng iyong pamilya o mahal sa buhay? Kahit wala kang material na kayamanan sa mundo, kung ang Panginoon naman ang kasama mo sa buhay mo, daig mo pa ang pinakamayamang tao. Sana ay may bago kang natutunan sa video na ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba.
Hanggang sa muli, para sa mga kakaibang kwento ng kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong Bes, para sa Bes TV.